Kilala ang mga Pinoy boxer bilang palaban at hindi umuurong pagdating sa laban. Yung tipong, kahit dehado, ay nagagawang makipagsabayan, gamit lamang ang tapang, lakas, determinasyon, at puso sa laban. Isa na dito, ang Filipino-American professional boxer, na si Nonito Gonzales Donaire Jr., o mas kilala natin sa pangalang Nonito, the Filipino Flash Donaire, na ipinanganak noong November 16, 1982. Si Donaire, ay isang multiple world champion, sa apat na weight classes. Ito ay ang IBF flyweight title mula 2007 hanggang 2009. Na-unify nito ang WBC at WBO bantamweight title noong 2011, kasama rito ang IBF super bantamweight title noong 2012 at ang WBO super bantamweight title ng dalawang beses noong 2012 at 2016. Nakilala si Donaire dahil sa kanyang hand speed at syempre sa kanyang pamatay na signature left hook na naging sandata nito upang pagharian ang kanyang division at mapasama sa pound for pound ranking ng The Ring Magazine noong 2011. Kinilala din ito bilang Fighter of the Year noong 2012 ng Boxing Writers Association of America. May record ito, sa kasalukuyan, na 40 wins, 26 dito, ay natapos via knockout, at 6 natalo lamang. Magandang araw po sa inyo. Welcome back sa aking channel. Ang Kidlat, Pinoy Sports Channel. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, ay huwag po ninyong kalimutan, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga video uploads ko in the future. Ngayong araw na ito, ay ating balikan, ang top 3, sa mga naging laban ni Donaire, na nagbigay daan, upang sumikat at makilala ito sa boxing, sa buong mundo. July 7, 2007, napanaluna ni Donaire, ang IBF flyweight title kontra sa undefeated, Armenian boxer, na si Vic Garchinian, natapos ang laban, sa round number 5, sa pamamagitan, ng isang solid counter left hook, na tumama ng solid, sa mukha ni Garchinian. Dahil sa impresibong knockout victory ni Nonito Donaire, tinanghal ito na knockout of the year at upset of the year ng The Ring Magazine. They are two different kinds of fighters. Glenn Donaire, a face-first brawler, and Nonito more of a tactical technician. And Nonito Donaire has some physical attributes too that his brother doesn't have. He's taller, he's got the reach, and he's a little bit bigger. And so all of that is troubling Vic Garchinian right now. Garchinian came in thinking that Nonito was more of a threat, that he was better than Glenn, taking nothing away from Glenn's skills. Round 5 underway, scheduled for 12, IBF flyweight belt on the line. The champion Garchinian in the black, struggling a little bit with the challenger in the red, Nonito Donaire. Nice shot to the body there by Donaire. Exactly, Steve. And the body work Donaire has done over the first 4.5 rounds could pay dividends later in the fight. Donaire thinks he'll own the later rounds. In his last 12-round fight, Donaire against Oscar Andrade won the last 3 rounds dramatically to win that decision. He feels he's going to be the stronger fighter in the later rounds. And our panel of press row scorers have it as a majority draw after 4 rounds. I have a 39-37 as Sherman Cain does. Sherman Cain from the Manchester Journal Inquirer here in Connecticut. Mark Abrams, 15rounds.com. Jack Obermeyer from Boxing Digest. Coming up at the midway point of round 5. There's the jab by Nonito Donaire at working well. Oh, my. Look out! Oh!
Matapos ang impresibong panalo ni Donaire sa former WBA bantamweight champion na si Vladimir Sidorenko via knockout sa round number 4 noong December 4, 2010, ay nabigyan ito ng pagkakataong makaharap ang Noy WBC at WBO bantamweight champion na si Fernando Montiel. February 19, 2011. Nagharap si Nonito Donaire at Fernando Montiel upang paglabanan ang WBC at WBO World Bantamweight title ni Montiel. Ito ay para sa kanyang ika-apat na pagdepensa ng kanyang titulo. Round number one. So far we have excellent high-level, high-speed chess. Montiel showing a strong chin here, but that was a beautiful right hand he just took from Donaire. And his knees didn't even buckle. And Donaire is a puncher. When Victor Chinyang was rampaging and beating everything, just destroying guys, everyone in his path, Donaire destroyed Darchinian and has rarely lost a round since then. Now you see Montiel starting to put the pressure on because he realizes he's not going to win an outside boxing match. So now he's starting to apply the pressure a little bit more. Boy, how should he go about doing that? Well, he's doing it with feints right now. He got his hands up high and he's faking at the guy to try to make him do something or hold him for a jab like he just did. But Donaire is a slick character, so he has to be really careful here. Montiel getting a little rhythm here in round number two. Countered after Donaire missed with a wild right. Good right. Oh, there he is. Out of there. It's over with. It's over with. That is done. That is done. Counter left hand finishes it here in round two. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Sergio Martinez, and Russell Moore is going to let it continue. Now he stops it. You have. Natapos ang laban via TKO sa round number 2. Bumato si Montiel ng right hook na agad na counter ni Donaire ng isang solid na left hook na tumama sa temple ng ulo nito. Halos mangisay si Montiel sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Pilit itong bumangon at itinuloy ang laban, ngunit hindi na ito binigyan ni Donaire ng pagkakataong makarecover pa, agad itong sinugod ni Donaire at nagbitaw ng right and left na suntok na parehong tumama sa mukha nito na naging dahilan upang tuluyan ng itigil ng referee ang laban. Dahil sa panalong ito, si Donaire ay naging ikalawang Pinoy at ikatlong Asian boxer sa buong mundo na naging champion sa tatlong magkakaibang division. At dahil nga sa sobrang ganda ng knockout win nito, ay muli itong tinanghal na knockout of the year at napasama rin ito sa pound for pound list ng The Ring Magazine. December 15, 2012, muling na-depensahan ni Nonito Donaire ang WBO at The Ring Super Bantamweight title nito kontra sa kilabot ng Bantamweight Division noon na si Jorge Arce ng Mexico. Naganap ang laban sa Toyota Center, Houston, Texas, sa Amerika. Para sa bakanteng WBC, Diamond Super Bantamweight title at WBO World Super Bantamweight title na hawak noon ni Donaire. Sa round 2, ay nakascore ng knockdown si Donaire gamit ang isang short counter right hand. Kahit hindi ganong kasolid, ang patama nito ay halatang nayanig pa rin si Arce.
a round